So, huwag kayo magtaka kung tawanan ng pagmumukha ako. Ngayon talaga, pag nandito sa loob ng bahay, tumataba kasi malamig, diba? May aircon, diba? Na-experience tayo ng aircon sa loob ng bahay. So, pala, yung nakalagay sa contract, kung sila ba yung totoong, or kung sila na ba yung magiging employer natin, no? Actually, ang nangyari kasi sa akin, guys, yung sponsor ko is hindi talaga yun yung naging amo ko, no? Lola ng amo ko. So, yung employer ko kasi, hindi pa siya pwedeng mag-sponsor ng katulong. Kumbaga, dalaga pa kasi yung amo ko. So, hindi pa siya, hindi niya pa kayang mag-sponsor. May ganun silang ano eh, proseso eh, no? Pag dalaga pa kasi sa kanila, although hindi naman teenager yung amo ko. Actually, mas matanda siya sa akin, nasa 30 plus na rin siya, mga nasa 34. Pero last year lang siya naging pwedeng makakuha ng sponsor, makakuha ng visa, pwedeng mag-sponsor sa isang katulong or sa isang staff kasi may restaurant siya and need niya ng mga staff. So, last year lang siya nakakuha ng approval na mag-sponsor. So, yung naging sponsor ko is yung lola niya. So, sa mga nagtatanong kung yun ba yung nakalagay si sponsor mo is yung magiging employer mo, hindi po. Yun ang masabi ko. Hindi karamihan or hindi kadalasan. Ano? Hindi karamihan sa mga nag-sponsor is yung totoong nagiging employer kasi minsan kamag-anak nila, mga kakilala, or kung sino man na approve ng mag-sponsor ng katulong. Kasi minsan may mga employer na nababan dahil masamang ugali or dahil maraming nagpabalik ng mga katulong sa agency. So, nababan na sila sa agency na kumuha ng katulong. So, gumagamit sila ng ibang tao para mag-sponsor, para maging sponsor ng kukunin nilang katulong. So, yung mga nagtataka kung bakit dinadala kayo. Kasi, ang yung sa akin is yung lola ng amo ko. Tapos, yung address niya is iba. So, nung nagtanong ako dito sa maneho namin, sa driver namin, kung anong address dito. Kasi nga, may kapatid ako no na dito rin nagtatrabaho. And then, dadalaw siya sa akin. So, tinatanong ko kung anong zone ba dito kasi ang alam ko is zone 45 ata or 43 ata yung nakalagay doon sa address ng contract ko. Pero nung nagtanong ako sa driver dito, zone 33 kami. So, yun yung nangyari. So, parang hindi yung sponsor ko, yung employer ko. Yung yung parang ganon. So, parang gumamit sila ng ibang address. Parang yun yung lumang bahay nung sponsor ko. So, kasi matanda nga yung sponsor ko. Pero kasama namin dito. Kasi bedridden siya eh. Baga kahit matanda na siya, pwede pa siyang kumuha ng katulong. Pwede pa siyang mag-sponsor ng katulong. No? So, parang ganon. Kahit gaano nakatanda, basta kaya mag-sponsor ng katulong, parang ganun. O, kasi, dalaga pa nga yung amo ko eh. And, yung maneho namin dito, yung driver ng amo ko, yung sponsor niya is yung kapatid ni amo na lalaki. So, hindi rin yung amo ko. So, ganun. Hindi natin sure kung yun ba talaga yung sponsor mo is talaga yung magiging amo mo. Kasi minsan nga talaga nanggagamit sila ng ibang tao para mag-sponsor ng katulong. So, sa mga tinatawagan naman ng amo, sa nagtatanong kung yung tumawag ba sa inyo is, or yung tumawag, yeah, yung tumawag ba sa inyo or mag-interview ba sa inyo galing abroad, galing ibang bansa, tapos tumawag sa inyo, kung yun ba yung magiging employer nyo. Hindi rin ako sure kasi yung sa akin, taga-agency lang yung tumawag sa akin eh. In-interview nyo lang ako kung marunong akong mag-ano sa bahay, maggawa sa bahay, ganon. So, sabi niya, prepare yourself. Hindi naman siya, alam kong hindi siya yung employer ko eh kasi Tagalog siya. So, alam ko taga-agency lang siya. Tapos,
mapapansin mo naman kung employer mo talaga eh. Kasi syempre hindi marunong mag-Tagalog, hindi rin masyado mag-English. Kumbaga iba yung salita. Kahit mag-English siya, iba yung salita. May pagka-slang na ewan. Kasi yung salita nila dito ay mas parang mas barok pa sa Tagalog natin. Kumbaga matigas. So, ayun, mas maganda talaga kung employer mo yung tatawag sa'yo kasi at least kahit pa paano, no, magiging relax ka na, ay, nakausap ko na yung amo ko. Kasi yung sa akin na taga-agency lang, so parang nag-ano pa ako, kumbaga may takot pa ako na hindi ko malang nakausap yung magiging employer ko. So okay lang yun, kaya natin yan. So pray lang, kapit lang kay God. So, yun lang guys. Gusto ko lang i-share yun. Kasi, may nagtanong lang, although nasagot ko naman na yun dun sa comment section, pero gusto ko parang i-share sa inyo sa mga gusto rin magtanong nitong question na to ni ate. So, yun lang po. And kung may comment po kayo or kung may gusto kayong itanong sa akin, please comment down below and please subscribe na rin po. Please hit the notification down below for more videos and posts. So, yun lang. And siguro sa mga sa pagkatapos ng Ramadan na lang tayo gagawa ng iba pang videos na pakipakinabang. So, siguro sa mga magbatol tayo ng videos after Ramadan kasi sa ngayon talaga busy si Inday. So, sana naiintindihan niyo 'yan kasi at least dito sa amin hindi siya ganun talaga ka-busy pero sa iba alam ko masyado silang busy. Or sa amin, papetex-petex pa. Nakapag-video pa ako ng kahit konti, no? So, ayun. Thank you, guys. And maraming salamat sa panonood. And maraming salamat sa suporta. So, ayun. Maraming salamat talaga. So, good luck sa inyo, sa mga paalis. Sana lakasan nyo yung loob nyo pagdating nyo dito. Lakasan nyo lang yung loob nyo. And makisama sa mga magiging kasama, kung may kasama man. And, yun lang. Lagi magdadasal. Thank you.